Narito ang programang magbibigay sa inyo ng mga balita, issue, panayam, at mas pinag-iba yung todo-todong serbisyo publiko. Ating bibigyan pansin ang mga problemang legal. Ano ba pong dapat kong gawin, sir? Ang problema pa po, wala po kaming kasulatan na umutang siya. Kalusugan! Tanong ko po, itong acidic na ito, ito pinag-may-cognize sa tuberculosis. Humihinang hustisya, reklamo sa lubak-lubak na kalsada at buntong-buntong basura. Reklamo maging sa mga inaapi sa trabaho. Agad tutugunan ng programang Balita Serbisyo. Magandang hapon mga kaibigan! Kumusta ho kayo? At narito na ang inyong mga lingkod checking in for the program. Ako po si Edwin Eusebio. At David Oro. At syempre, mahal na mahal po namin kayo na patuloy po na sumusubaybay sa amin. Sa kabila po ng pandemic na ating pong naranasan, heto po, patuloy pa rin kami. At maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Alam mo partner, dapat talaga... Hindi lamang sa panahon ng December, hindi lamang sa Christmas season, ika nga na sinasabi, magpakita tayo ng pag-ibig sa bawat isa. Yeah. As always, I'm saying, pag nakikita ka partner, I love you. Diba? I love you too! Okay, tamo nga. Pero mamaya-maya, ibibreak mo na naman ako. Bakit naman ganun? Kasi simula pa lang natin break up na kagad ang gusto mo. But anyway, sa ngalan ni Fred Belamala, isa pa ho sa aming love triangle. I love you, Fred! Oh, Fred, I love you! Love triangle kami dito eh. Kami namin yung mga lingkod, we hope to make you smile. Para sana ho, yung makasama namin kayo at huwag kayong bibitiw. Habang kaya bala sa inyong mga ginagawa dyan sa bahay. At masabi nga ni partner David kahapon, marami daw nakatutok sa atin sa sasakyan. Correct. Oh, hindi lang ho dito sa Metro Manila yan, kundi sa iba't ibang panig po ng Mega Manila. Pag sinabing Mega Manila, partner, di ba, hindi lang Metro Manila yan. Oo, yung mga suburbs area, mga ating probinsya natin. Oo, at hindi lang yan. Pati sa mga probinsya pa, katulad po ng Bulacan at ng Pampanga. At lapit naman ang sinasabi mo. Pangasinan. Worldwide na nga tayo, via internet. Di ba? Dati nakapokus lang sa ganun, kumpara sa signal ng radio mo, eh tayo. Correct. 50,000 watts, todong lakas. Pagkatapos, may internet. Iyon, kaya lalo pong nadagdagan ng lakas. And partner, medyo naano lang ako dito, na-alarma lang ako dito sa sinasabi po ng Department of Health, partner. Na nagpaalala rin po ang pamunuan ng Department of Health na doon sa mga noontime show sa TV, syempre, kasama na rin tayo dito siguro, partner. Eh, talaga ngayon. Dahil lang modern broadcast ngayon, nasa telepono na nga eh. Eh, kasi, sabi dito, bukod daw sa pagsusuot ng face shield, dapat din magsuot ng face mask. Paano to? Di, ang ano hirap pa, na. Ano pa ipakitang gandang lalaki ng mga artista? Pantay-pantay na tayo. Ang actually, ang isang day lang kung bakit po yung mga nasa noontime show, tingnan mo, pag tinanggal natin yung face mask natin, face mask. Face shield na lang. Mas kita mukha mo At makita man lang ang expression mo. Yung reaction ng mukha mo. Kasi syempre, nagpapatawa ka eh. Di ba? Kaya nagbibigay ka ng entertainment. Pero kung may pati face shield rin, o face mask at face shield, eh wala na, hindi nakita. Hindi ako, ito, reality check. Kaya ako magkami sa pag naka-face shield, hindi ako nagpe-face mask. Hindi ako makahinga eh. Kasi yung face mask mo, pag nilagay mo yan, medyo siyempre, pangharap na yan. Hirap pa eh. Tapos, tahawarangan mo pa ng face shield. Ang alam ko sa face shield, kaya ito sinasabi yun, once na meron kang face-to-face na kausap, correct. Ikausap ka mong, halimbawa, malapitan, na posibleng talsik mo lumalaway. Yun, di ba? Doon mo ilalagay yan. Yun. And parang talsik mo lumalaway, parang baligtad. Laway mo, tumatalsik! di ba? Saka mo isusot yan, bukod pa doon sa face mask. Correct. Ngayon, kung ikaw yung nag-iisa, kaya I noticed, marami sa ating mga kababayan naglalakad, na nakakaganya, ginagawang parang visor yung kasi nga wala lang silang kausap at nahihirapan ng mga dahil naka-face mask na. Ayun. Subukan naman yan, umakyat ako magmula fifth floor pababa, paakyat dito mula ground floor. Di ka talaga makahihinga. Mahirap, mahirap. Anyway, mamaya babalikan natin itong usapan natin yan. Isyong ito. At siguro, pwede pong magbigay mamaya ng mga reaction ang ating mga kababayan. Sa ngayong araw nito, partner, ay Miyerkules, Oo. At
ang ating pag-uusapan ni National News, partner. Tsaka makibalita din tayo doon sa mga viewers, listeners natin abroad, lalo na yung mga taga-followers natin. Diyan ba sa inyong bansa kinaroroon ngayon, ganito pa rin kahigpit? Kasi sinasabi ng mga kaibigan natin, sila Andre Jong, sila Makay Suzuki. Oo. Di na naman ganyan sa Japan eh. Kami nga, mas marami tinamaan nun eh. Sige, tingnan natin din. Mamaya, malalaman natin yan. Kasi actually, yan yung tumbok natin sa ating gagawin mamayang pagtatanong sa ating mga kababayan. May kaugnayan nga sa pagsusot ng face shield at face mask sa mga pampublikong lugar. Pero in the meantime, tayo po ngayon ay tatalakay nga sa ating national news, sa ating servisyong IZ. At ang ating po mga landline ay 8470-1750-254. At ang ating text line ay 0999-376-6768, partner. Ayan. Ngayon pa lang, marami na nagre-react sa ating itatanong, ano? Ganun ba? Sa ating poll questions. Mm-hmm. At yung hinugot nga nating balita patungkol dyan, nasa iyo ba yung item yan? Nandito. O sige nga, ano nga sabi dyan, partner? Oo, ang sabi rito, iniutos ng pamunuan po ng Interagency Task Force o IATF ang pagsusot ng face mask at face shield sa pampublikong lugar sa bansa. Mm. Ayon po kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, ito ay isang ayon sa bagong policy na napagkasunduan po ng IATF. Uh-huh. At now narito, partner, ginawa ring mandatory ang pagsusot ng face shield sa iba't ibang establishmento gaya ng mga shopping malls. At iginiit pa ni Secretary Roque na sa parang ito ay makasisiguro ang bawat isa na makadaragdag ito ng proteksyon laban sa virus. Ako, partner ko, nangigigil yung mga viewers, listener natin, lalo na sa abroad, may mga reaksyon na. Mamaya, Bakit daw? Mamaya na, lalo yan ang ating poll questions. Narito na ang poll questions for the day. Yung po bang pagsusot ng face shield together with a face mask sa mga public places, dapat po ba yung gawing mandatory? Ibig sabihin, dapat ipatupad. Ibig sabihin, sapilitan. Sapilitan, mandatory. Ayaw mo sa gusto, shoot mo yan! Correct! Yun ang ibig sabihin dito sa report na nilabas po ng IATF. Mamaya, malalaman natin, mukha ngayon pa lang, tanggigil na gigil yung mga texter natin sa kanilang mga reaksyon. Yeah. Siyempre muna ang ating mga Metro Patrol Reports, partner! Metro Patrol Reports! Pasandahan po natin ang ating mga Metro Patrol. Magsimula tayo sa area po ng Bulacan. At naroon po ang ating Metro Patrol na si Louis Angeles. Louis, go ahead! Yes, magandang hapon mga kaka. Pinagtibay ng Sangguniang ang Bayan ng Pandiyang isang resolusyon na nagdideklara ng national spokesperson ng kalipunan ng damayan ng mahihirap o kadamay na si Mini Domingo bilang persona non grata sa Bayan ng Pandi sa lalawigan ng Bulacan. Sa ika-44 na karaniwang pagpupulong ng lehistaturang sangay ng lokal na pamahalaan dinao sa Roberto Rivera Hall sa Bayan ng Pandi, tinagtibay ng mayorya ng konseho na pinangunahan ni Vice Mayor Luis Sebastian ang Municipal Resolution Number 196-2020 na nadigisilaran ng persona non grata ang tagapagsalita ng nasabing Urban Poor Group. Ang persona non grata ay tahasang pinagbabawalan na pumunta sa isang lugar ang isang personalidad o dayo dahil sa kawalan ng respeto sa mga lokal na pamahalaan. Sinabi ni Mayor Rico Roque, hindi niya mapapalampas ang mga lokal ng opisyal sa pamahalang bayan ang pinakikitang kawalang respeto at paggalang ni Domingo sa mga nanunungkulan sa pamahalaan, sa mga alagad at maging sa alagad ng batas. Sa isang matahimik at maayos sa pamayanan, ang Bayan ng Pandi ay walang puwang ang isang personalidad na katulad ni Domingo na ang kahangarin ay marahas, kawalan ng paggalang sa mga lider ng bayan, hindi na rito papayagan na malaig ang kanilang ipinaglalaban at iduloy ang mga gaw lamang ng mga tahanan at paglaban sa nasyonal na pamahalaan. Mula rito sa Bulacan, ito si Metro Patrol Luis Angeles, Tempino, may tondo lakas,
DWIC. Thank you. Si Louie Angeles, ang buena manong report pala sa ating mga Metro Patrollers from Metro Bulacan. Correct. Tuloy tayo sa ilang pa mga maiinit na balita, partner. Mga pinagkakabalat, tinutukan mo mga balita habang ikay nandyan sa iyong, wika nga natin, pinagkakabalahang trabaho. Ang isa sa mga ngayon ay mainit din na balita, may kaugnayan po dito sa Bayanihan 3. Meron ang Bayanihan 1, 2, at ngayon, ay isinusulong po yung Bayanihan 3 at ayon po dito sa report nating natanggap, para daw ho mapabilis ang pagbangon. Yan ba yung pagpapatatag? Yan yung sinabit ni Senator Alfred, oh? Tama ka dyan. Ayun. At ito po yung Senate Bill number 1953 o Bayanihan to Rebuild as One Act o ang tinatawag nga na Bayanihan 3, partner. Yan. Sa pagkakaalam ko, sa ilalim yan, may ilalaang 485 billion pesos. Correct. At ang layunin nga nito ay para mapabilis ang pagbangon at pagpapatatag ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng pagpapabilis ng vaccination program din naman, partner. Pagtulong sa pamilya, mga manggagawa at maliit na negosyo na lubhang naapektuhan ng pandemya at nagdaang mga bagyo. Kasama na rin dito yung mga trahedya, kaugnay na mga kalamidad, partner, maliban sa pandemic. Hindi kaya mahirapan ng ano dyan, ang Commission on Audit? Paano yung audit? Kan may auditing pa ba yan? O buhos ang salapi dyan, galing sa gobyerno at sa mga gagastos dyan? Hindi natin alam kung ano magiging sitwasyon nito. At kasama rin, partner, sa pinibibigay ng pondo yung Commission on Higher Education at Department of Education para nga sa internet allowance ng mga guro at estudyante. So, wag ko kayo mag-alala, mga estudyante, mga guro, kasama ko kayo dito sa pondong ito. Ang tanong ay, sana makarating sa inyo. Hindi ako makapagsalita, partner. Napapailig na lang ako. Parang ang nangyayari ka, pera-pera na lang. At meron din palang pondo rin na inilaan para sa Department of Trade and Industry. Ngayon. Para tulungan po yung mga namumuhunan at mga nagsasayos ng kanilang mga maliliit na negosyo para po naman sila makabangon sa epekto po ng pandemya, partner. Yan po ay magiging higit na mabisa at mabilisan ang pagpapatibay ng bilang batas kung yan ay may counter bill sa lower house, sa Congress. Doon yata sa Congress, ang nagsubmit naman ng counterpart niyan, Bayanihan 3, si Marikina Congresswoman Estela Kimbo. Yan. At siguro maganda dito, sakupin din sana yung mga private company organization para mag-donate naman, magdagdag sila ng mga karagdagang o magbigay sila ng mga karagdagang tulong para makaahon po ang ating ekonomiya ng bansa. Ayun. Yeah. Pero ang talaga kasing pinaka main foundation o root of all this mess, yung naging pahayag ng Pangulo noon way back then, kung yung maalala, noong nagsimula yung pandemic, kasi ang Pangulo napakataas ng popularity. Once he said, susundin ang lahat. Kung maalala mo, sabi niya noon, if I am the one na dapat masunod, kung ako pa susunod lang, hindi ko ibabalik yung normal na face-to-face classes hanggang walang bakuna. Doon maraming medyo kasi concern ako. Pero ngayon napagtanto natin na marami palang domino negative effect yun. Ngayon, napagtanto natin, yung mga bata, hirap. Correct. Napagtanto natin na maraming magulang, bato-bato sa langit, hindi lahat ng magulang, well-educated. Kaya nila pinag-aaral yung kanila mga anak, ayaw ko nang sapitin anak, yung pagiging mangmang namin, mapunta pa sa'yo. And please take note, partner, na yung plano namang pag-face-to-face classes, hindi naman talaga nationwide. Ito po, Gradual. Unti-unti. Magkakaroon pa nga ng dry run at sa mga lugar talaga na halos walang COVID cases. At saka bawal na ho yung classes sa isang classroom na umaabot ng 50-60. Hindi na ganun. Mga 15 na lang. At partner, hindi lang yan. Mahigpit na patutupad dapat yung mga protocols, health protocols. Pag-check sa mismong mga estudyante at mga magulang, na-attend po ng mga face-to-face class pa, partner. Oo, kasi naalala, medyo talagang magkakapatong-patong yung problema pag sinabi mong, natuturuan naman sa bahay, sanay naman yung mga bata ng internet. But somehow, yung pakikipagkapwa, yung harapan na reaksyon, talagang magiging mahirap para sa mga bata yan. Lalo pa pag dating na nila doon sa estado na
mamimili na sila ng trabaho. Yeah. O, paano yun? Pati pag-apply, hindi ano kakausapin mo? Computer mo? Ay, hindi nga. Oo. And speaking of, nabanggit natin kanina, dapat kasama na rin nga dito yung mga ilang pang mga private company, organization para tumulong. Mm-hmm. Ay, ito yung hatid na balita rin ng ating Ronda Provincia. Ronda Provincia. Si Johnny Gole, may report. Kilalang bus company nag-donate po ng 245-seater bus. Ibig sabihin yung bus na pwede ang 45 katao na sumakay sa lalawigan ng Pampanga. Ito po sa Pampanga local government. Johnny Gole sa detalye. Johnny? Yes, kasama nga David at Edwina, mayat na bengi at nakala salamat. Nagkaloob nga ng dalawang 45-seater passenger bus itong Genesis Transport Incorporated dito sa Pampanga Provincial Government. Ang turnover itong nasabing mga bus ay sa pagitan ni Governor Dennis sa Pineda at itong si Risa Angara Moises, ang Chief Executive Officer nitong nasabing transport company. Laking pasasalamat nitong si Governor Pineda dito sa dalawang bus na donasyon na anya ay malaking maidudulot na tulong ito sa larangan ng transportasyon dito sa probinsya, lalo na ngayong merong pandemya ng COVID-19. Maaari rin na niya itong magamit itong mga nasabing bus na ito sa evacuation activities panahon ng kalamidad at maging sa mga emergency situations. Ang simpleng seremonya ay ginanap dito sa Capitol Ground pagkatapos nitong mabasbasan o blessing at sa pagkatapos din nitong flag raising ceremony. Samantala dito sa iba kong balita, itong Filipina Live and Partner nga ng isang dayuhang nasakuti o naunang nasakuti nga sa illegal drugs dito sa Olongapo City noong December 30 na ay nag-surrender ng kalahating kilo ng shabu dito sa pulisya. Nasa 3.5 milyong pisong halaga nitong high-grade na shabu ang isinuko nga nitong Filipina Live and Partner nitong isang dayuhan na naunang nasakuti noong December 30 na ng Olongapo City Police Drug Enforcement Unit sa bypass operations dito sa loob ng Subic Bay Freeport Zone. Ayon dito kay Brigadier General Valeriano Dillona, ang director ng Police Regional Office 3 na kasilid sa isang transparent setlock plastic, ang droga na tumitimbang sa kalahating kilo itong isinuko nitong live-in partner ng dayuhan na nakilalang si Darren Smith na nangungupahan dito sa number 366-B with Pinba Kalayaan Housing East Bay May. Ito ay nasakuti sa bypass operations noong Linggo ng umaga dito sa kanyang lugar. Agad na ipinasuri naman sa Olongapo City Crime Laboratory itong isinukong droga. Samantala yung nasakuting dayuhan ay nasa kustodiya na ngayon ng Olongapo City Police Station 3 habang inihintay itong commitment order mula sa hukuman upang tuluyan na itong mailipat sa Olongapo City District Jail matapos siyang sampahan ng kasong paglabag sa Section 5 at 11 higit na kilala sa drug pushing at possession of illegal drugs sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa Piskalya. So yan ang update. Buhay dito sa Gitna Luzon. Ito si Johnny Gole, Central Sa Patrol. Nagulat sa Kilang Metodo Lakas, DWIC. Thank you, si Johnny Gole para sa ating Ronda Provincia. Alright, it's 5:56. Tuloy-tuloy na mga balitaan tayo, partner. Bunta tayo dito sa Metro Manila, sa ating metropolis. Okay. Itong si Ms. Beth Samson, nasabi ko, pwede nang huwag munang mag-report dahil may personal problema din ito. Pero nandiyan pa rin nagre-report at siguro hinahanap ng ano eh, hinahanap ng kanyang sarili siguro. Yeah. Gandang hapon sa iyo, Beth! Yes, magandang hapon, Sir Edwin, and of course, sa'yo rin, Sir David. Kamusta na yung ano? Kamusta na yung iyong esposo? Is getting better na po. Medyo nagka-problema, dalawang araw at kalahati akong lupay-pay. Pero ito, tama ka dyan, ka Edwin, hinahanap ng daigdig natin ang pag-report dahil sayang naman hindi natin maibalita itong balita na ito sa mga hindi pa nakakalam. Although kanina, putok na putok na ito sa mga balita eh. Yes, tapos na ang toll holiday sa lahat ng nahasakupan ng NLEX sa Valenzuela City. Ito matapos ang pagharap at pag-uusap ng NLEX at ni Valenzuela City government na pinamumunuan ni Mayor Rex Gatcalian kaninang alas 10:30 ng umaga. Naniniwala ang dalawang panig na ngayon ang tamang panahon para maibsan ang nararanasan ng mga mananakay bagig ng mga motorista
Napakasunduan ng NLEX at ng Valenzuela na lahat ng RFID lanes sa toll plaza sa Valenzuela City na mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi, ang toll fees ay makokolekta na sa oras na nabanggit. Ang mga barrier naman mula alas 11 ng gabi hanggang alas 4:59 ng umaga ay ibababa para na rin sa kaligtasan o safety reason. Ang dalawang panig ay nagkaisa na magtatag o magtatatag ng working group na susubaybay sa sitwasyon ng trapiko at account initiatives. Natapos kanina ng alas 12:01 ng tanghali ang toll holiday para sa conditional lifting ng suspension ng business permit ng North Luzon Expressway. Mula sa air ng Kamanaba, Metro Patrol Betsam. So ano na napagkasunduan, Ms. Bet, ano na ang magiging lagay ngayon? So dire-diretso na muna for the meantime sa mga toll gates dyan sa Valenzuela, yung mga papasok. Yes po, ano. Pero makakakolekta na po ng toll fees, effective nga po kanina. So, ano yun? Pero yung bababa pa rin yung ano yung bar dun sa mga toll gates, ganun. Yes po. Ito ay mula po sa alas 10:01 ng gabi hanggang alas 4:59 ng umaga. Ayun. Para rin sa kaligtasan at saka safety measures. Pero pag yung regular hour na rush hour, bukas lang yan, bukas, takataas. Yes po. Nakabukas na po yan. Maayos ang pag-usap nila kaninang umaga, 10:30 yan. At nagkasundo nga sila, wala ng pressure run at medyo malamig na ulo ng mama, si Mayor Rex. Kasi maayos naman humarap ang NLEX sa kanila na makikipagtulungan at magtatatag na sila ng working group para ma-monitor yung trafiko at maging yung mga account initiatives kung namamonitor po nila yung sa loading ba, kung nababawasan pa rin ang load dahil nagkakaroon nga ng technical problem dun sa loading system ng RFID. Yun, nagkaroon pa ng employment yung ibang mga walang trabaho dyan at walang ginagawa. Nagkatrabaho silang bigla yung mga bigla na tinag ng isang linggo na hinto. Ayun, okay. Thank you, Beth. That's to you. Alright, Miss Beth Samson, partner at ang oras natin. Eksakto, impunto na po, 6 p.m. Balita na, servisyo pa. EWIZ. Balita na, servisyo pa. Nagbabalik ko ang inyong program, BNSP, Balita na, servisyo pa. Kami pa rin po ang inyong mga lagi ang lingkod, Edwin Eusebio. At David Oro. At samahan niyo po kami, ha. Siyempre, kompleto po tayo. Kompletos, ricados. Narayan po mga pag-uulat ng ating mga reporter, ang ating po mga Metro Patrol, mga sa Ronda Provincia, at DWIC Regular Patrol. At siyempre, kasama rin po ang serbisyo. Kompleto tayo dito, partner. At saka nga pala, yung ilang mga naghahanda sa mga oras na ito, partner, for those Catholic faithfuls, baka kayo pupunta ng simbahan. Iba kasi dumadala ng anticipated mass, mga alas 7, alas 8 yan ng gabi. Yeah. Simbang gabi. So, tapusin nyo muna yung program bago kayo pumunta sa inyong mga simbahan. Or pwede namang, halimbawa, magdadala kayo ng sasakyan, habang nasa sasakyan, monitor ho kayo. Mabibigyan namin kayo ng mga tips at traffic at ilang pamahalagang balita. Gaya niyan, mga nakapilang balita. Oh. Right. Nakapila po ngayon ang ating mga Metro Patrol at Ronda Provincia. Metro Patrol. Alamin natin ang dalang balita ni July. Pudok, July, go ahead. Yes, David. Alam mo, napakaganda yung unang bukso ng simbang gabi kagabi sa aming lugar dito sa Verde Heights. Ano yari sa boses mo, July? Di ba boses? Malat pa rin eh. Oh, ikaw ba yung nawawala ng panlasa? Hindi naman. Hindi lang. Nakakain naman ako. Di ba nawawala ka yung pang-amoy? Meron din, meron. So, naamoy pa mo, naamoy mo pang mabango si Mrs. mo? Yun nga, nakalimutan yung ano, social distancing. Napakarami kasing kabataan yung umating kagabi. Alas dikit-dikit sila. So yun, nakalimutan yung social distancing. Talaga yung unang bugso, napakarami yung umating na misa. Ngayon, sa health protocols, meron naman silang face mask, face shield. Ang problema naman, social distancing. Yun na naging problema sa unang misa na ginanap dito sa Verde Heights Subdivision, Barangay Ganyaganya, San Jose del Monte City, Bulacan. Ito, Metro Patrol, July Pudok, Gulat, Simpi ng Todo Lakas, BWIC. Thank you, July. Inom-inom ka lang ng maligam-gam na tubig. Yan lang at saka sa labat. Maligam-gam na tubig, medyo may konting asin.
ginagawa ni Boss Edgar, pati yung tuob na tinatawag ay napaka-effective. Tuob ba tayo? Tuob. Yung pagkakaroon naman ng tinatawag natin, mayroong mainit na tubig, tapos sisinghutin mo yung steam. Pero may mga gadgets na nabibili nga, ayoko mag-recommenda, pero kung yung gusto mong manual, mano-mano, doon sa planggana, lagyan mo mainit na tubig, pagkatapos ay lagyan ng konting asin, magtaklob ka ng tuwalya, at medyo in a span of siguro 1 foot na layo doon na singhutin mo yung singaw ng init. Correct. At isma, tuloy-tuloy pong ating mga balita mula sa ating Metro Patrol! Nagbabalik po, nagbabalik. Masipag talaga itong babaeng to, masipag to. Nagbabalik po si Miss Beth Samson sa kanyang balita mula sa Camanaba area. Miss Beth, go ahead! Nakaraang niyang bigyan ang 2 beses na palugit ang deadline ng pagbabayad ng local taxes. Naipasa ng city ordinance para sa mga taxpayers na nabotas. Pinirmahan ni Mayor Tommy Chanco ang ordinance number 2020-45 para ibalik ang tax refund sa mga taxpayers na nakapagbayad ng surcharges, penalties at interest sa lahat ng local taxes at fees due mula September 14, 2020 hanggang sa implementasyon ng ordinansa. Ayon kay Chanco, karamihan sa mga residente ay may economic impact pa ng COVID-19 pandemic at nais ng alkalde na maibigay ang hirap na nararanasan ng kanyang mga constituents. Makipag-ugnayan lamang ang kinaukulan sa City Treasurer's Office sa second floor ng Navotas City Hall. Ang City Ordinance number 2020-35 ay naipasa para sa bayaran ng real property taxes, business at transfer tax. Mula sa Navotas City Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilan, may todong lakas, DWIZ. Thank you, Miss Beth Samson, mula dyan sa Navotas, part ng Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela area. Kapwa naging bit assignment namin yan ni David nung kami mga reporter. Maliliit pa tayo. Oo nga, matanda na tayo. Uy, partner, yung ating palang remittance ay naapektuhan din yung mga pinapadala ng ating mga kababayang nagtatrabaho abroad. Kasi definitely iba napauwi, iba tumigil ang trabaho. So nag-drop ng 0.9% for the past few months yung ating remittance. Malungkot na balita to sapagkat mararamdaman natin ang higit pang epekto nito pagpasok ng 2021. Bagay, ngayon lang nararamdaman na ng mga kababayan natin, iba na daw magiging atmosphere ng Pasko sa bahay. Kaya na nga, ang mangyayari dyan, talagang sabi nga higpit masyado ang sinturon at saka baluktot kapag ka talagang maliit ang kumot. Ano mangyayari dyan, partner? Dati-rate, pag galing nga medyo ganito, papasok na Disyembre, nagpapalit na tayo ng mga damit at bibili na tayo ng bago for a year round. Yeah. Pero ngayon, kung pwedeng maganda-ganda pa at medyo makisla pa ang kulay, magsyaga na muna natin, no, mga bata. Correct, oo. At sa oras po natin, 16 minuto, makalipas ang 16 ng gabi, ito po, magsilbing paalala po sa atin to, partner. Alin? Yung nangyayari ngayon sa Germany. Oh. Na dahilan sa pagluluwag po sa mga patakaran o sa mga pagsunod sa guidelines, health protocols. Nagkaroon na po sila ng unti-unting pagdami ng mga kaso uli ng coronavirus. Ibig sabihin na wala na, tapos medyo sumalungat sa protocols, ang dami na naman. Yeah, at bilang katanayan, merong mga na-report uli na panibagong mga pagkamatay dahil nga sa COVID. At kaya po ipinatupad ang bagong partial lockdown sa ilang bahagi po ng bansang Germany. So sana po magsilbing paalala po ito sa ating pong mga kababayan dito sa Pilipinas na pwedeng-pwede po talagang mangyari po muli ito na magbalik ang pagkalat po ng coronavirus sa dahilan sa madalas sa paglabas ng mga tao sa kanilang mga bahay, pagpunta sa mga pampublikong lugar, pagdaraos ng mga party o mga pagsasama-sama
at iba pang mga gatherings, partner. Self-discipline na muna, ano? Sino bang hindi gustong mayakap ang anak, ang mayakap ang mga pininsan pag magkaka-reunion? Pero hindi na muna eh. Iba na nga yung sabi nga natin eh, dapat natin sundin kaugalian for the meantime hanggang walang bakuna. Yung sobrang closeness natin, kasi ka mga Pilipino, napaka-lovable eh. Yan. Noong unang wala pang ganyan, kung tayo magkita, magkayakapan tayong dalawa eh. Ngayon. Kaya partner, napag-isipan nga ng IATF sa mga balita nitong mga nakang araw na ipatupad talaga yung mandatory na pagsusot pa ng face mask at face shield sa pampublikong lugar. Ganda ng mga reactions natin. Ngayon pa rin, nakikita ko na eh. Ganun ba? Mamaya, babasahin nun natin yan, come 6:30. Samantala, sa pang-report, partner. At syempre, puntahan natin muli ang ating mga Metro Patrol. Metro! Metro! Patrol! Patrol! Nakuha natin ang lalawigan ng Rizal. At syempre, naroon po ang magiting matikas na si Tata Ray Abelia. Tata Ray, go ahead. Magandang gabi po, mga brother, ano, at tayo po ay kanina ay napasal dito sa barangay Mabamparang sa bayan ng Binon, Rizal. Sa 40 na mga barangay sa naturang bayan, ika nga ay nanalo. Bisat na tarotin Eco Garden. Patuloy na sa mga taniman sa mga pamarangay at nanalo bali ang Mabamparang sa bayan Binangunan. At karagdagan diyan, sabi natin ay sa buong lalawigan ng Rizal ay panlaban na naturang Mabamparang ano, at yung kay Kapitan Emra Aragones ay pinagmamalaki niya sapagkat itong na tinatawag natin na programa ng ating pambalang bayan ng Rizal, ano, sa pangunahan ni Gobernadora Nili Inaris, ano, ay dito sa 13 bayan at kasama na ang siyudad ng Antipolo City ay nilalangin ang naturang mga taga-barangay na sila ay kanga emanalo sa tatawag natin na Eco Garden. Sa pangating mga pagkakinin nga ng naturang mga pakikinabangan, lalo na ang ating mga gulay, no, ay kanga makikita mo lang dito sa naturang lugar. Sapagkat sa malawak itong kanilang taniman ay napapakinabangan na yung mga naturang gulay, patuloy na mga talong, mga okra at iba pang ikanga na saan na bibilin mo yan sa mga supermarket o sa mga naturang palengke ay nakakahingi hindi lamang ang naturang mga taga-barangay, patuloy na ang kanilang mga naturang constituent. So, natin yung subject mula sa lalawigan ng Rizal. From the patrol, Tataray, Aragon sa Bilyan, Lagos, Centilong, May Tudo, Lakas. Thank you sa mga kwento ni Tata Ray, mga kaibigan, at 6:21 this afternoon. Si Danny Cruz naman mula sa Nabotas area. Danny, please come in. Yes, nasa Caloocan tayo. Ang balitang ito'y una daw madidinig sa DWIC. Sinabi ni Attorney Mario Costo ng Legal Department ng Caloocan City, aprobado na daw ang sa pangalawang pagbasa ang pagdaragdag ng isa pang distrito dito sa lungsod ng Caloocan, o magkakaroon na daw ito ng District 3, 1, 2, 3. Sinabi ni Council Secretary Lorenzo Sunga na ito daw ay sinulong ni Congressman Along Malapitan upang sa gayon ay mabigyan at matutukan pa ang mga lugar na kagaya nitong mga lugar na ito na mapapail sa ilalim ng District 3, ang 178 hanggang 188. Malalaking barangay ito na dyan sa halos malapit na sa Perbito sa Quezon City. Kanina ay naroon sila, nakaharap natin itong si Attorney Costo at si Secretary Sunga. Sinasabi nila na madadagdagan na naman daw, Edwin, ang politiko dito sa Caloocan, dahil tiyak daw sa susunod na taon ay isusulong na at magiging positibo na itong panukala ni Congressman Along Malapitan. Sa kanina, nang nahirayan tayo sa Caloocan, ito naman ay napakaswerte ng papalarin na mga taga-Caloocan. Ano? Dahil kanina ay nag-i-interview ang mga department head at sinasabi nila na
sa interview ito ay promotion do ito sa mga empleyado ng Caloocan City na kasabay nito ang pagtaas ng kanilang mga sweldo. So napakaganda nitong ginagawang programa ni Mayor Oscar Malapitan. Pero ang sinasabi nga nila, dito'y matadagdagan ang kanilang sweldo, pero ang ayon kay Mayor Oscar Oca Malapitan, kinakailangan doon niya ang masigasig at masipag na pagtatrabaho ng mga empleyado ng Caloocan City Hall. Mula sa lungsod ng Caloocan, Danny Cruz nagulat sa impilang may todong lakas, DWIC. Thank you, si Kad Danny Cruz, kumumpleto sa ating mga reports mula sa ating wika nga Metropolitan Manila. Partner? At partner, dito nga sa lumabas din ng mga balita nitong nakarang araw, ay may babala ang Department of Labor and Employment, ha? Laban sa mga kumpanyang mabibigong magbibigay po o maibigay ang 13-month pay at holiday pay ng kanilang mga empleyado. At ito po ay kaugnay nga po ng kautusan ng pamahalaan na isa alang-alang po kasi nasa batas po ito, eh. Hanggang 24 ang inilabas na memorandum ng Labor Department para maipagkalobyan yung 13-month pay, which is mandated by law. Yan. Yung 13-month pay. Yung mga bonus na naririnig ninyo, mga kaibigan, na pinapatugtog ni Paring Fred, hindi ho yung obligasyon ng mga employer. Yun ay consideration yun. Correct. Pero yung 13-month pay, obligasyon yan ng mga employer. Lalo na kapag ang isang employee ay regular employee. Yung mga regular employee. Tayo, hindi na tayo regular, eh. Irregular tayo. Irregular tayo. Irregular. Anyway, so ito pa'y paalala doon sa mga ano, ha, sa mga kumpanya na kahit po panahon ng pandemic ay isa alang-alang po natin ang pagbibigay po ng 13-month pay. Uy, dyan kapuri-puri si Boss Edgar, ha? Ganun ba? Sinasabi ko sa ayon-ayon niya na nasabihin ni may maririnig na ano, mapapaghulihan tayo ng ganyan. Kaya mapapangiti na si Paring Fred, eh. Aba. Ayos, ha? Ano ba araw kaya? Mapapangiti na si Paring Fred. Oras na lang binibilang yata, eh. Oras na lang. Pambihira kaya pala, ano, eh. Oras na. Kaya pala dalawa-dalawang kamay na naka-thumbs up si Kuyang Fred, eh. Ningiti. Masaya si Fred, Kaya dapat to, eh. Sabi, 13-month pay. Muli, inulit na bago o sa mismong araw ng December 24. Pero nga, ito kasi Fred, hindi lang December 24. Malamang sabi nga, oras na. In a few days time, ano ba ngayon? Ano pecha ngayon? Bibigyan ko siya lang hint para... Ano ba ngayon? Ayun na patanong lang tanong sa akin yan, eh. 16. 16. December 16. Okay, malamang sa 26. Uy! Lumabag tayo sa batas. Hindi. Oras na lang binibilang. Oras na lamang. Alam mo na. Alam na this. Maya-maya ho yung ating mga poll reactions sa ating poll questions. Pero siyempre kami ni Partner David ay humihimay pa rin ng mga pangunahing balita. At bagamat Miyerkules pa lang ngayon, tayo partner, yung balita sa Amerika, meron ka bang latest dyan? Wala pa, partner. Mukhang si Biden talaga ay wala nang nagawa si Trump. Yung kanyang tinatawag na delaying tactics ay hindi na naging epektibo. Hindi na tama yung prediction ni Boss Edgar nung kami unang nagmi-meeting noon na lulusot na itong si Biden. Yun. At yung Electoral College na ang nagkumpirma na si Biden na ang next president ng Estados Unidos. Yun. So, siguro, ano ba to? Panibagong pakikisama. At siguro mas madaling pakisamaan itong si Joe Biden. Ano? At dahil sa edad niya, the oldest president of the United States of America. Saka nakakita ng maging presidente ka, liyebo 80 ka na, octogenarian ka na. Di ba? Kaya ang mga dapat, ang mga presidente, mga kasing idaran lang natin. Oo nga. Di ba? Ito, 80 anyos may git. Yun. So, punong-puno na ng wisdom yan. Correct. Anyway, di naman kinakailangan talagang ikutin niya pa ang buong Amerika sa kanyang pangangasiwa
bilang pangulo, yung kanyang utak naman eh yung saka, gagana, 'di ba? Makabago ng teknolohiya ngayon pa na 'di ba? Basta ikay nakasunod dun sa technology ng internet world, mm-hmm. Parang ikaw ngayon ang mundo eh, dakot-dakot mo na lang ngayon. Oo, ganun na kabilis ano. And well, speaking of technology, balik dito sa Pilipinas, halinawa nga na sa pamamagitan ng bagong teknolohiya ay tuluyan ng ma-control ang mga sanay hindi na po maulit na mga matitinding pagbabaha sa mga lalawigan po ng Cagayan, part din ng Isabela, at dito po sa Metro Manila ay sa Marikina City. Kasi may ginagawa dyan ng DOST Pag-asa, doon sa mga flooding na yan, mukhang doon sa kanilang pag-aaral, yung may tawag sila dyan eh, parang sort of meron silang tinawag na code para ma-detect kagad kung may posibilidad na tataas critically yung mga lugar na low-lying. Tama ka dyan, partner. At ang kagandahan nito ay in-announce po ng Malacanang ngayong araw nito. Bago yan. Sinabi po ng Pangulo na kanya na pong inapurumahan ang flood mitigation and management plans para po magkaroon ng control dito sa mga pagbabaha, hindi na maulit, at maiwasan nga po yung matinding pagbabaha sa mga nabanggit na probinsya. Well, latest event nga, yung sa Cagayan, di ba? Kaya ang ibig sabihin po nito, kapag ito ay naipatupad na at inaprubahan na nga po ng Pangulo, ay panibagong mga project po ito, partner, tungkol sa flood control. Kaya kung di ako nagkakamali, Department of Public Works and Highways pa rin naman po ang magsasagawa, uugit dito sa mga proyektong ito na susuportahan din po ng mga local government unit partners sa mga lugar na apektado ng matinding mga pagbabaha, partner. Alright, so pag kami ni partner David ay nasa kondisyon at nakatutok sa mga paunahing balita, kahit wala kaming outline ay tuloy-tuloy ho aming pansin, kaya nga sabi ni ng aming marketing manager na si Boss Tito, parang nag-uusap ka, nag-rehearsal ba kayo? Hindi ho. Ano lang yan, tama lang na mata, kailangan titig kami sa isa't isa. Correct. Walang tatalikod. Pero partner, para maging masaya ang pagbabalikan natin, mag-break muna tayo. Ikaw naman, break na naman. Hindi mo talaga ako kayang tagalan? Eh, alam mo partner, mas sabi nga eh, mas matamis ang pagsasamahan kapag muling nagkabalikan na naman. Yan ang aming special na balita kanina eh. Nadinig ko partner. Love is sweeter the second time around. Yeah, kaya I love you partner. Love you too. Babalik ko kami. Break muna tayo. Break muna tayo. Okay. Ang oras po natin, Philippine Standard Time, 6:30 p.m. Balita na servisyo pa. DWIZ. Balita na servisyo pa. Patuloy ang ating huntahan balitaan 9 days before Christmas at kami pa rin po ang mga lagi ang lingkod. Ako si Edwin Eusebio at David Oro. Ang oras po natin para po sa mga ginagawang relo ang radyo ay 20 minuto na lamang po bago mag alas 7 ng gabi. At partner, pwede naman natin puntahan tong ating poll question. Hindi, okay, magkwento muna tayo. So, sabi ko nga, maaga pa naman ano? Maaga pa naman. Partner, napansin ko lang itong tinatawag po na QR code. Yan. Ay napakahusay para po sa sinasabing contact tracing. Isa yan sa mga technology pinakikilala ngayon, partner. At partner, sorry, putol ko yung babanggitin mo sana. Eh, tayo na sa Pasig, di ba, partner? Oh, ito nga. Kaya, bakit nababasa mo yung isip ko ngayon? Yun nga eh. Ano meron ka? Aba eh, tinititigan ko lang yung mata mo. Partner, ang pungay pala ng mata mo, partner. Gaga. Delikado to. Kasi partner, binabanggit mo yung technology na ginagamit ngayon. Yeah. This is the thing that you're saying. This is the thing. Yan! That's it! Mga kaibigan, ano yung pinakikita ko sa inyo? Ito po yung QR code. Pasig Pass. Pasig Pass. At kapag kayo po ay pupunta dito sa mga establishmento, yung copyhan dyan minsan, ako'y... Meron ka bang ganito? Wala pa eh. Eh, gusto mo pagawa kita? Yun nga. Kailangan natin yan. Ay, yes, sige. Pag bago ka umuwi, daanan mo. Correct. Actually, partner,
isa yan sa mga nakita kong mahusay dito sa Pasig. Minsan nga partner, interview natin si yung, ano bang pangalan ng mayor dito? Ay, di yung ano, yung nagtitinda ng puto. Si Mayor Vico. Ah, si Mayor Vico! Oh, sorry po, nakalimutan ko ha. Pero partner, alam mo, ginagaya na rin to sa iba pa mga lugar. Pioneer yata siya dito eh. Correct. At ang understand, nadinig ko sa isang interview ang Valenzuela City ay sumusunod na. At ang latest ngayon, dito sa aking balitang katatanggap-tanggap pa lamang, marami na po mga establishments sa Cabanatuan City, sa Nueva Ecija. Particular po ang mga malls ay nakiuso na rin po sa pag-implement ng QR codes as contract tracing measures. Ang di ko mawari dito partner, ano? Matalino talaga ang Diyos, talagang ang tao, kakaiba utak ng tao. Kasi mo pinagdikit-dikit na itim at puti lang. Pagkatapos makikita na yung record mo. Yun nga eh. Dati, ang nakikita kong ganyan, yung mga parang, di ba, yung puzzle. Puzzle, saka yung mga PX goods. Yun. Doon nagsimula yun eh, sa PX good. Na ginaganan na tut. Tut. Correct. Ngayon, papasok ka sa establishment, sinubo ko ng partner eh, dito sa Pasig area. Yeah. Bangko. Pupunta ka ng bangko, igaganon mo rin yan. Tama, yan. At ang una yan, yung yan, pinakikita ko sa akin, namang, IATF naman yan. Ito yung IATF na Rapid Pass. Rapid Pass. Ganyan din. Na ini-issue rin po, kabilang po ang mga media, QR codes din po. At minsan, nasubukan ko rin, kung na rin mayroon tayong nilakad na importante, out of town, bandang Pangasinan. Ay hihingin sa iyo ang Rapid Pass na ito at kanilang i-scan lamang. Okay, approve, positive. Hindi ho pwedeng mapeke ito. Yes. Kaya maganda po itong ginagawa po ng ating local government units na pagpapatupad po ng QR codes. At Miss Jestrella, don't forget my QR codes. QR codes. Kasi kabilang ho yan, tatanungin ka eh, kayo po ba yung taga-Pasig? Yes. O kaya kayo po ba yung nag-work sa Pasig? Yun. Meron po ba kayong Pasig QR code? QR code? O Pasig ko, Pass? I have it. Tapos, tapat nyo na lang po dito. Yun! Wow, lumabas. Ganda ng lalaki. Kailangan natin yung partner. Kailangan. Ikaw kaya dapat meron kang ganito. So, ginagawa po ito para ang isa pong individual, may kaakibat po ito na identification doon sa QR codes na yan. Nandyan ang kompleto mong pangalan, taga saan ka at iba pang mga detalye para hindi ka na magpipill up ng kung ano pang papel. Yes. Hindi ka na hawak ng ballpen. Itatapat mo lang ho doon sa hawak. Itututok mo lang. Sa hawak ng gwardiya o kaya sa nakatayong. Sipin mo 'yan pagkatutok mo tut. Yan yun. Tututok mo tut. Galing no partner. Kaya yung ganitong teknolohiya, sabi ko na sana noon pa yan na imbento. Pag aakit ka ng ligaw, no? The pwede. QR code. Pwede, sasabihin ng mga girlfriend mo, kumuha ka muna ng QR code. Kailangan para at least, kung gusto ka niyo papasukin, bibigyan ka. Pag ayaw, wala kang QR code. Eh, ano kaya kung ipatubad na rin to sa mga inaanak na... Diba? Yung isang anak nga ni Kuya Winner, may tula eh. Napakinggan ko eh. Ano sabi sa tula? Yung ninong at ninang, sabi, alam ko ang inyong sabi niya ay pinangingilagan ang COVID na nagkalat ngayon kahit saan. Okay. Huwag kayong mag-alala ninong ninang, hindi ako pupunta dyan, sa bahay niyo dyan. Uh-huh. Pero ang aginaldo ko, ipag-gikas niyo na lang. Ba't hindi? Yan naman ang pupunta sa mga bahay po ng kanilang mga ninong at ninang. Eh, requirements po ang QR code. Matindi. Pag hindi, tumunog. Wala. Hindi, meron dito, may nag-text dito Ninong din eh. Sa aking mga inaanak na gustong mabasko, hindi sa inaayaw ko kayo pero welcome kayo. Pero bago kayo makapunta sa bahay, ipakita niyo medical certificate, parents consent, pagkatapos ay yung inyong swab test. Three. Grabe ninong to. Huwag ka na magbigay kung gano'n. Yun ang inaalag nung ninong. Fred Belamala. Ninong Fred. Ayan. Alright, 6:45 mga kaibigan. Puntahan na natin ang inyong sagot sa ating poll questions. Narito na ang poll questions for the day. Ulitin natin, partner, ating poll question. Pagsusuot ng face shield, face mask,
sa mga pampublikong lugar, dapat na bang gawing mandatory, partner? No. Ang sabi ni Fernando Bayog, pumapasok ang virus sa mata, ilong at bibig. Kung hindi ka mag-shield, ang gagamitin mo, pantakip na yon, anong ipapalit mo? Yun. Si Alvin Okbina, mahirap ba talaga sa munod? Question mark, ha? Nasa sa inyo na yan. Kayang ayaw nyong sumunod, pero huwag kayong iiyak. Paghinuli na kayo. Yun. Si Emmy Yang, may pinanood po akong vlog of Austria. Di na po naka-face mask ang mga tao. O, ganun? Si Kenneth Sanchez, may scientific basis ba na effective ang pagsusuot ng face shield? Pakilabas nyo nga ang studies nyo at simulation kung meron kayo. Saka tama yung simulation or sample, isipin mo yung ibang nakakakita natin kadalasan naka face shield. Nandun naman, nakasumblero naman yung face shield, naka ganun, diba? Naka face mask tayo. Pero sinubok nga talaga yun, naka face mask ka lalo sa labas kasi required. Tapos naka face shield ka, tapos ang temperatura sa labas mga 39 degrees ang init. Partner, hihingaling ka kung mahina-hina ka. Correct. Si Felicita Flores, ang sabi niya, sa una lang na susunod yan, sa katagalan, di na susunod yan. Sabi ni Cherry Holgado, sumunod na lamang kayo sa gobyerno, yan ang sagot. Fred Santiago, mukha kayo mga tanga, may gawin o walang gobyerno regarding COVID, ang dami niyo pa ring duda. Alfredo Ugalde Jr., sabi niya, natural dahil malaking kabuwasan ang pagkakataon na mahawa ka ng COVID-19. If you conduct a risk assessment about this COVID-19, the likelihood of acquiring the virus will be dramatically reduced if you wear face mask and face shield. Yun. Naintindihan mo yun? Pakitagalog nga. Sabi niya. Sige na, naintindihan mo na yun. Okay. Jelay Alfox, sumusunod na lang kayo dito sa Victoria, Austria. Ang mga tao dito sumusunod sa utos ng gobyerno. Paglabas ng bahay, naka-face mask kaagad sa awa ng Lord o case na dito. Zero case na dito. Kapag nahuli kang walang face mask, $200 ang multa. Grabe. Uy, may multa pala. Dandy Demko. Kung para sa ikabubuti at kaligtasan natin, bakit hindi? Kaysa naman tubes sa bibig ang ikabit sa atin ng mga doktor at nurse na naka-PPE. Aray. Nakakita na ba kayo nun? So asaksak yung tubo doon sa kadulo-dulo ng lalamon ng ilong mo. Sus, Mario Josep. JJ Fernandez o Hernandez. Shock and tactic to fight the virus. Tapos ibabalik ang batuta sa polis. Yari kang matigas na ulo, people. Balios Lilibet. Oo, kung gusto nyo mawala ng virus, sumunod na lang kayo sa utos ng gobyerno. Kung ayaw nyo magsuot ng mask at face shield, paglabas nyo ng bahay, pakialam ba namin magka-COVID kayo? Buti sa inyo para bawas pasaway, di ba? Celso Tamparong, kalokohan na lang yan ang namamatay sa COVID, yung may malalang sakit lang. Yan ang sabi niya. Erica Lopez, kumita na po yung mga face shield na yan. Pagmamahal na naman, hi, sa labas ng bahay, wag na po. Norman Huela, ang sabi niya, masakit sa mata, ginawa lang business ang face shield. Sabagay, parang masakit nga mata ko. Luna DeRay, hindi, kasi yung face mask dapat talaga. Shield need kasi pag mas lahat, di naman tatalsik laway mo. Gawin lang business yan, shield na yan. Piste. Freddy Merckx, bili na kayo ng helmet para isang suit na lahat. Oo nga, no? Sa club ka, no? Full face mask helmet. Mainit yun. Erica Lopez, matira matibay na lang po. Bahay, tinamaan ng magaling. Aray. Richmond Ock Claire Bueno, mahirap po kasi ang magtrabaho kapag naka-face shield, lalo na sa mga risky na trabaho. Tama ka, partner. Pag nagtrabaho ka, may face shield ka, may nakaka-block sa mata mo. At actually, si dating Comelec Commissioner Goyo Larrazabal, sabi niya rin ang hirap din mag-face shield habang nagbabike. Oo. Okay, naka-face mask. Pero may baon siyang face shield. Oo. Pagbabaan niya sa bike,
sa kanya isusot ang face shield. Yun, ganoon naman talaga eh. Hanggang wala kang kausap. Yan. Hindi pwede mo alisin dahil wala ka namang laway mo tamatalsik. Tama, tama. Double protection lang naman to, for double protection sa mata daw. Sa mata daw. Okay. Anyway, basta ako, kapag lumabas ako, pagligtas, di ko kailangan ko mandatory ba? Hindi ko maintindihan itong sulat niya, no? Mm-hmm. Ba't pishke lang napunta dito? Si Paul Pastera, hindi, no facial face mask lang dapat. Sabi niya ganun. Si June Corban, mahirap huminga sa mask, tapos sasaksakan pa ng face shield. Init sa Pinas, grabe. Walang konsiderasyon, tanggalin na yung face shield. Gagawin naman hanap buhay yan. Note, mainit sa Pinas, IATF. Marie Cargulio, kung isa ang patient sa makapagpapababa kuno ng COVID, payagan na lumabas ang lahat. Philip Luberas Garcia, nakakahilo yung face shield, sa totoo lang po. Sabi niya, no? Yeah. Nararanasan rin natin. Sabi ni Mr. Edmund Eraskin, tarantado na kaisip niyan. Isi? Wala lamang, yung tarantado naman is from the root word taranta. Ah, gano'n ba yan? Possible naman yan. Tarantado na kaisip niyan, napakahirap ng mga maglakad pag naka-facial pa. Tama nga naman. Si Mueller Fortis, useless, mas maraming magkakasakit dito dahil sa matinding init. Ayun. Si Paulo Silungan, kung yung mas mayaman na bansa, face mask lang, mag-hazmat suit na lang tayo kaya. Hazmat suit, ano yun? Jojo Mercado, yes, ang bobo ng nakaisip nito. Mga animal kayo. Galit siya. Hirap na nga kami huminga sa face mask. Face shield pa, di kami mamatay sa COVID, mamatay kami sa katanghan ng utak nyo. Puputok isa-isa yung ano mo, air sacks mo sa baga. Arthur Villanueva, kawawa yung nakabike. Yung mga may dadaan na mabilis sa sasakyan, panigurado lipad ang face shield. Uy, si Ron Santos, magmamahal na naman mga yan. Ayun, nasabi. At Linda Reyes, sa mga mall, kailangan naka-face shield eh. E di mag-face shield na rin sa ibang public places. Protection sa bawat isa. Lolit Saraja Valencia, dito Hong Kong, face mask, social distancing, di naman nasusunod at gathering, two-person only. Marcellus Anthony Dacula, nanyo! Isi! Raymond Naing Casera, sumusobra na kayo, paano kaming makakahinga niyan? Revglit Tetar, mukhang ginawang negosyo ah. Tama na yung face mask. Riza May Ong, sino ang suggest? Sino nag-suggest? Sino nag-approve? Anong basis? Ang dami yung tanong, partner. Bebot Franco, no, face mask lang. Tommy Flores, negosyo ba ng DOH ang pagbebenta ng face shield? Ayan. Si Belen Asis Vecino, ang sabi po kasi, sa bibig, sa ilong at sa mata, pumapasok ang virus. Yeah. Pag naka-face shield po, protected po ang buong mukha kahit papaano, at ang kamay natin lagi na, automatikong lagi na naglalandin sa mukha pag may makate, pag may pawis, pag magpupunas, pag mangungulangot. Easy. Eh marami pong activity ang kamay natin sa mukha. Pero pag may face shield, nahaharang at nakakaisip tayong mag-alcohol ng kamay bago hawakan ng mukha. Aba, maganda punto ni Aling Belen Asis Vecino. Alvin, ganito mga reaksyon ang maganda eh. May paliwanag yun. Nag-research talaga ha. Alvin Okbina, mahirap ba talaga sumunod? Nasa sa inyo na yan kung ayaw nyong sumunod, pero huwag kayong iyak pag hinuli na kayo. Si Aisal Yamelo Duca, ginagawa lang ng mga tao na headband yung face shield. Pahirap lang face shield. Headband. Rinaldo Gatapia, pwede namang face mask lang. Over na ang face shield. Ayun. Si Escobar Ana, kung di nyo komportabling may suot ng face mask, limitahan na lang lumabas ng mas matagal. Ayun. Philip Luberas Garcia, nakakahilo yung face shield, sa totoo lang po. Lalo na, nagmamaneho ka. Anyway, yung mga nasa loob naman ng kotse at nakasarado, hindi naman kayo nire-required. Si JJ Hernandez, shock! Inulit niya na ito. Si Erlinda Reyes, why not? Additional protection, gusto ko yan. Pero dapat pa rin lagi hugas kamay. At kailangan pa rin maingat. At panghuli, si Felicitas Flores,
Sa una lang sumunod yan, sa katagalan, di na sinusunod yan, partner. Batiin ko lang, ito mga kabataang nakikinig sa atin, tropa-tropa sila, na bukod daw sa pakikinig, yung kadila daw cellphone, inilagay pa sa naka-smart TV. Wow. Pagkatapos inilagay doon sa TV malaki at tinititigan daw tayo nila. Ooh. Si Nori, si April, si Chanel, si Lian, at si Marie, mga nanonood sa atin. Salamat po. Sana ho, huwag ko kayong madala. Pag may nanakit ho sa mata ninyo at katawan ninyo, hindi ho virus yan. Galing sa amin dalawa yan. Anyway, papunta natin ang ating trabaho opportunity. Narito na ang mga job openings para sa mga naghahanap ng trabaho sa Serbisyong Trabaho. Dito lang sa Balita na Serbisyo. Yung mga aplikante, no, hindi muna uluso ngayon yung walk-in applicants. Ang kinakailangan ay mag-apply kayo via online. Kailangan ng kalookan ang delivery helper, lalaki, handang ma-assign sa Quezon City at Santa Maria, Bulacan, at least high school or vocational graduate. Medyo matangkad at may malaking pangatuan, willing to undergo training and hardworking. Yan ang delivery helper, warehouse helper, at least high school vocational course, male, 20 years old above, willing to assign in Quezon City and Santa Maria. Mm-hmm. Production helper, ganun din, lalaki, at willing and hardworking. At last but not least, forklift operator, male, 21 years old and above, high school graduate, ubra na basta may lisensya at NCII o NC2 certificate. Isa pa, bago tayo magpaalam, Calapan City Peso, special recruitment activity. First Northern International Placement Incorporated on December 18, 2020 at City Peso, 9 a.m. onwards. Come on and join. Ayan po ang patalastas mula sa Calapan City, partner. Yo, Calapan City Public Employment Service Office. Tama. Yung binanggit ko kanina, mga kaibigan, ay Peso at CaloocanCity.gov.ph. Ayan. Right. Alright, yeah. So hugot na ho ng ating pansamantalang pamamahala. Ayaw man namatin, pero ganun talaga. Ang bawat simula may katapusan. Magkita-kita po tayo bukas. Dito po pa rin sa programang Balita na Serbisyo pa, 5:30 p.m. partner. At sa ngalan po ng ating mga nakaagapay, ang isa pang magandang lalaki na si Engineer Fred Belamala. May pala. News writers Janeline Valencia Burgos, social media writers Jess Santillan, at ang ating communication assistant na si Bea Amicable. Ako po si David Oro, ang nag-iwan sa inyo ng mga katagang maraming salamat po sa privilege na makapagserbisyo sa inyo. Bye! Atin pong tatandaan ang paglilingkod sa kapwa, isang pagpapala mula sa Diyos. Ako po si Edwin Eusebio. At susunod na ang 25th KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Program Magazine Host, Miss Marupa Atisarne, sa programang Radio Klinika! Balita na, serbisyo pa!